iniiwasan mo yung gumagawa ng mali, paano mo pa sila maitatama? Kami hindi namin iniiwasan. Pinapakisamahan namin para maitama. Kasi kung wala nang makikisama sa gumagawa ng mali, hindi na matatama ang mali, di ba? Basahin natin ang 1 Corinto 9:20. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Hindi mo dapat silang iwasan sa diwa o sa ideya na gusto mo silang maituwid. Nakakaawa kasi yung mga taong mali eh. Mawa yung magnanakaw, yung mga taong drug addicts, yung mga taong bisyoso, yung mga taong kriminal. Pag iiwasan mo sila, hindi mo sila maitatama. Kaya kami sa mga kulungan, meron kaming tinatawag na prison ministry. Meron tayong prison ministry sa lahat halos ng mga kulungan sa Pilipinas. Pumupunta kami ron kahit sa maximum security. Eh kasi kung iiwasan mo yung gumagawa ng mali, paano mo pa sila maitatama? Kaya makikisama ka sa kanila gaya ni Pablo. Sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, nag-ari akong tulad sa Hudyo para mahikayat ko mga Hudyo. Gaya rin nung kawikaan nung araw, when in Rome, do as the Romans do. Pag nasa Roma ka, kumain ka ng pizza. Pizza ron eh. Hindi naman maraming kanin doon. Kasi, pag nasa Roma ka, yun ang pagkain doon eh. Matutukang kumain ng pagkain nila. When in Rome, do as the Romans do. Yun ang kawikaan eh. Si Pablo, sa mga Hudyo, nag-aari ikakuntulad sa Hudyo, parang mahikayat ko yung mga Hudyo. Yung mahihina, nakikisama ako para mahikayat ko mahina, para mailigtas ko sila. Makikisama tayo sa kanila kapatid with the intention na sila'y maituwid, madala natin sa katotohanan, madala sa Diyos, yun ang kailangan. Hindi mo dapat sila iwasan.